Alam nyo, pagdating sa mga beginner cruiser, ang onti lang ng pagpipilian natin eh. Pero buti na lang, nilabas ng Kawasaki ang bagong motor na to. Boys and girls, this is the Eliminator 450 at aalamin natin kung goods ba to para sa unang cruiser mo. Familiar kayo sa Ninja 400 Sport Bike at Z400 Naked Bike, this engine is derived from those bikes na in-stretch ang stroke galing 51.8mm, 58.6mm na siya ngayon with the same bore na 70mm. And now, ginamit din nila sa bagong labas na Ninja 500 at Z500. Gumagamit ng 451cc displacement, it's a liquid-cooled parallel twin 8 valves double overhead cam na may lakas na 49 horsepower at 10,500 rpm at 43 Nm of torque at 6,000 rpm. Fuel tank capacity is 13 liters, may bigat lang na 177 kilograms, at mabibili nyo ang Eliminator for an SRP of 360,000 pesos for standard version at itong nasa harapan natin na SA version for 380,000 pesos. Teka, anong pinagkaiba ng dalawa? For this special edition, tulad nito, makukuha nyo yung ganitong head cowling. Meron din kayong charging port na Type-C tulad nitong nasa kanang handlebar at rubber cover sa suspension na tulad nito. Right in front of you guys is the SA version in gray. Actually, matte black tong ibang parts. Then may gray dito sa mismong tangke natin. Gray din ang cowling sa may headlight at black naman sa may fender. Pero sa RCR, gray ang nakasulat dito. Umpisa natin dito sa harap. Saan ba yung susuyan nito? Ito pala. Itong headlight na ginamit sa Eliminator, very identical sa headlight ng Z650 RS ng Kawasaki. Hindi lang natin nakikita sa ngayon yung round glossy plastic dahil naka-SA tayo at may ganitong cowling tayo sa harap, pero parang pares lang ng headlight eh. Round LED headlight na napakasimple yet premium ang itsura. At conventional LED turn signals ng Kawasaki. For the tank, halos parehas ng tangke sa Vulcan S. Mas maliit lang ng onti to and medyo flat siya. Pero once na tinignan nyo sa ganitong point of view, ang lapad niya eh. With Eliminator logo dito sa gilid. Alam niyo yung font na to, parang font ng Terminator eh. Sabagay, magkatunog din naman Terminator tsaka Eliminator. High tensile trails frame na ginagamit nila sa mga ganitong lasing displacement. Tignan niyo yung pagkaka-welding ng Kawasaki. Ang linis tignan, di ba? May additional plastic cover kayo para kung sakaling mahaba yung mga legs niyo. Eh, ito na rin nagsisilbing tank grips niyo. Additional fairing dito sa baba ng upuan. At kung sakali namang maglalagay kayo ng crash guard tulad nito, dito yun siya pwedeng kabit. Actually, ang daming aftermarkets na nilagay dito sa motor na to. Mamaya isa-isay natin. For the seat, meron tayong malapad na main seat at makapal na foam. Nilatagan nila ng 2-textured leather. Dito sa main seat, may mga tuldok-tuldok siya. At full leather naman sa gilid. Pati sa pillion seat. Dito sa pillion seat, medyo manipis yung itsura niya eh. Well, hindi manipis na manipis, pero yung width ng mismong pillion seat eh. Na may hawakan, syempre hindi mawawala yan from Kawasaki. Meron din tayong extended fairing sa likod. Natatakpan lang nitong nilagay niya dito. Pero actually, kung titignan niyo yung likod niya, gusto kong itsura ng tail end niya eh. Medyo sporty cruiser yung arrive niya eh. Sabihin mo pa ng rectangular taillight. For the dash, humagamit to ng round LCD display. Sa natin. Yung narinig niyong tumunog na yun, fuel pump yung mga KT5s. Itong kulay ng backlit ng display niya, ganitong kulay yung sa ZX6R. Hindi yung bago ha, yung luma, yung 19 to 23. Sa taas makikita natin yung tachometer,
tayo sa gitna and speedometer dito sa pinakagitna. Sa right side naman, meron din tayong gear indicator at sa baba, ito yung mga information kung saan makikita natin yung trip meter. For example, trip B. Tapos may button tayo dito. Pindot natin to. Makita natin yung current fuel consumption, yung average fuel consumption natin, range at odometer, and trip A. So, doon na naglalaro. Kapag gusto natin i-reset yung trip meter, hold lang natin tong part na to. At sa baba, makikita natin ang fuel indicator. Lahat ng basic information na gusto mong makita sa isang motor, eh, nandito na. And kung nakikita nyo, mayroong nagbiblink dito sa kaliwa. Oh. Ito yung Bluetooth. Dahil mayroong smartphone connectivity to, na kung saan pwede nyo i-connect ang cellphones nyo and yung bike nyo through Kawasaki Radiology app. Sa application na yun, makikita nyo yung tinakbo ng bike. Actually, lahat lang din ng nakikita nyo sa dash, mag-sync in lang sa mobile app nyo. At meron din mga ibang indicator dito sa taas tulad nitong ABS, neutral light at check engine indicator. Sa ngayon, nailo sila dahil di pa tayo naandar. Pero once na tumakbo na tayo, for example, mga 4 to 5 meters, mawawala na to. Pero pag yan di nawala, ibig sabihin may problema sa dash nyo. I mean, sa motor nyo. Kung nakita nyo, mayroon ditong namumulang ilaw. Oh. For the key, dito nyo siya pwedeng susian sa right side ng motor. At ganito ang itsura nyo. Balik natin. Nakaharangan lang ng quad lock eh. To the right handlebar, makikita natin yung kill switch and ignition switch. Magandang klaseng grip and simpleng brake lever na hindi adjustable. Dahil SE variant to, meron tayong charging port. Ayan, ganda no? May Kawasaki logo pa. To the left handlebar, andito yung switch for the high beam, passing light, hazard switch, signal switch, at busina. Naka-aftermarket na pala busina nito. Ah, ito! Pia horn. And clutch lever na hindi adjustable pero napakalambot. Yan ay dahil meron tong assist and slipper clutch. Isang technology na nilalagay ng isang company sa isang motor para mapadali ang mga gearing natin at mapalambot yung clutch lever. Conventional 41mm telescopic suspension sa harap na may single 31mm disc with 2-piston Nissan calipers. Sabay mo na din ang ABS para mas safe ang braking natin. Alam niyo yung mga headers ng mga 400, actually ito 450 and yung bagong Ninja 5 or Z500. Ang ganda ng itsura ng headers eh, no? Dalawang tubo, tapos pakembot, sabay catalytic, tapos canister. May cover din yung radiator natin. This is stock, by the way. Tsaka yung engine. So, totoo lang, nung una, akala ko aftermarket to eh. Pero, meron pala talaga. Mahabang matabang rubber footrest at medyo mapayat na rubber footrest dito sa pillion seat. Dito nyo talaga malalaman kung gaano kamitikaloso gumawa ang mga hapon nyo. Ang lilinis talaga ng mga welding eh. Alloy swing arm na simple lang, medyo manipis. Twin shocks, magkabilaan to, na may 79mm travel at single disc with 2-piston Nissan caliper. Ayos to ah. Yung iba kasi, single lang eh. Mags, napaka-solid, ang daming spokes. At matabang rear tire na gumagamit ng stock tire na Grand High Speed GS23R na may stock tire na 150 by 80 16 inches dito sa likod at 130 by 70 naman sa harap pero naka 18 inch alloy. 18 inches wheel sa harap at 16 inches naman dito sa likod. Ngayon, okay na tayo dito sa motor na to. Subukan naman natin ang unang upo. Kawasaki Eliminator 450. Sporty cruiser for today, mga cutie-pies. Ang daming upgrades dito sa motor na to. Unang-una, sa harapan, wala naman masyado. Itong crash guard. Ano to? Saan galing to? Von Hans. Von and Hans. So, nag-store siya ng crash guard. Dito niya kinabit sa may kanan ng treads frame. Then aux light, nagkabit na rin siya. Nice. Aftermarket exhaust na dual exit. Slip on lang to. May catalytic pa dun. Anong brand nito? Von Hans din. Tapos to Von Hans din sa may likod. Ang cool nito. Para pag may back ride kayo, may sandalan sila. Ilagay pa kayo ng tubig. Ayos ah. Tapos saddlebag ready na rin. Oh, itong setup na to ah. Pang long ride. Kahit 450cc siya. Hindi siya entry level tignan eh. Kasi yung gulong niya sa likod, ang taba. Pati dito sa harapan, no? Well, 18 inches alloy wheel sa harapan at 16 inches naman sa likod. Pero ang taba nung tire sa likod, do. Oh. Alright, mga kiripais. Unang upo. Baban upo natin, no? Okay, the seat height is 734mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. At ganito ang itsura ko sa Eliminator 450.
Ano, okay ba para sa mga height natin ganito? Well, mas mataas siya ng onte kaysa sa Honda Rebel. Ang Rebel kasi mga sabi natin 690 mm. Sabihin natin mas mataas to ng mga more or less 40 mm. Pero ganun pa man, ang baba pa rin niya eh. Wheelbase is 1,519 mm. Entry level, cruiser, pero mahaba siya tignan, di ba? And then ang handlebar, no? Ang linis. Tsaka mirror natin, bilog na bilog, oh. Tatlo yung bilog sa harapan natin eh. Yung dash natin, tsaka yung mirror natin. Ito, stock to makakitipay, ha? Medyo awkward lang dahil ang liit ng stem eh. Start na natin. Ito ang tunog ng aftermarket exhaust. Meron pa tayong kailangan alamin dito. Kung di naman adjustable yung mga levers, mirror natin, mukhang okay na. Okay, tara. Before we start this first ride, flex ko lang muna itong riding gears na suot natin ngayon. Gamit na nating helmet ngayon is Nitec helmet. Nitec helmet with collaboration of Secmod Supply. Kaya naging Nitec yung pangalan niya. At ang bagong riding jacket ng Secmod Supply. Para lang tayong galing gym eh, oh. Padded to, back protector and elbow. And meron din tayo sa shoulder. Tsaka yung SBRS gloves natin na gamit natin ngayon. Nice. All this, mabibili nyo sa Secmod Supply Caloocan. Alright, ergonomics natin dito sa motor na to. Hindi siya cruiser position eh. When you say cruiser kasi, ang nakaugalian natin, andito yung mga paa natin eh, oh. Kumbaga, naka-forward yung mga paa natin. Pero dito, ganito itsura ng paa natin. Standard yung riding position ko. I mean, naka-straight yung mga legs ko. Upright ang body position ko. At medyo mataas ang handlebar. Masasabi ko ang position natin ngayon eh hindi cruiser type. More like nasa standard na motor lang tayo. Actually, pakiramdam ko nasa Kawasaki Z400 lang ako eh. Ganun yung position ko dito sa motor na to. Ganun yung sinasabi ng katawan ko dito sa motor na to. Yung puwan natin eh napakalambot. Well, wala masyadong room. Pero at least malambot. Actually, okay ito ha. Kung pang-aaraw-araw nyo yung bike. Kasi hindi katulad ng cruiser, medyo nakakangalay yung position na naka-forward kayo. Pero ito, pang all around yung ganitong position eh. Throttle is very smooth. Responsive yung throttle natin. Tsaka yung clutch lever natin, napakalambot. Kinililiit check. Ayan o. Nakita niya. So with this hit height, ganitong body position at ganitong brake lever at ganitong shifting ng mga gears, napakalambot. It's very ideal para sa mga beginner at nagsisimula pa lang magmotor, especially sa mga big bike. Ang liwanag ng mga icon sa dash, hitang kita mo eh, oh. Actually medyo padilip na nga eh. Hindi mo nyo lang ata pwedeng i-adjust yung brightness nito dahil nakaset na yung ganitong brightness, pero anyway, maliwanag naman siya. Alam nyo, nakakapanibago lang kasi halos mga nahawakan kong 2-cylinder lately eh 270 crank. Pero dito, naka-traditional 180 crank tayo. Which is nakakapanibago lang. Namiss ko lang yung tunog ng mga 270. Pero ganun pa man, okay pa rin naman yung tunog niya. Sobrang busy nga eh. Kabait yung exhaust niya. Hindi ganun kaingay. Well, rinig mo kapag parating ka na. Pero yung ingay na nakakabwisit, hindi eh. Ito yung ingay na katanggap-tanggap ng mga kapitbahay. Tangki niya, malaki siya, oh, pero ang lapit pa rin natin sa handlebar. Oh. Well, considering na cruiser itong hawak natin, syempre, mas malapit sa atin yung handlebar. Sobrang upright ko lang para dito sa motor na to. Buka natin yung power niya. Kamusta ang torque niya? Karakada nito. Pakiramdam ko nasa Ninja 400 tayo ah. Medyo ma-vibrate lang sa foot pegs, lalo na kapag high RPM tayo. Well, sa handlebar, yes, 4,000 RPM, pataas 5,000 RPM, nalabas yung vibration niya. Which is given para sa isang 2-cylinder. Power is low to mid RPM. Grip natin sa throttle and yung feeling ng lever, parang ang pitit ng feeling. Tsaka itong mismong handlebar natin, masyado lang manipis. Ang smooth ng motor. Napakitaan tayo ng 86 ha.
Naka-exhaust din kami, kala mo ah. Actually, mabait yung motor eh. Hindi siya yung tipo ng power in low RPM na talagang galit na galit. Hindi eh. Kumbaga, bibigyan ka pa niya ng onting smooth eh, ng buwelo. Ito yung tipo ng motor na pwedeng pang practicean. Kung alam mo sa sarili mo na in the future, eh, mag-upgrades ka rin. Okay to. Okay. The bike is very light, 177 kilograms para sa isang cruiser. Pagas nga lang tayo dito. Baba ng motor na to. Yeah. Pero ang cool niya tignan eh. Reset natin yung fuel consumption para ma-read yung konsumo niya. Naka-liter per 100 kilometer pala to. Hindi ko lang alam kung ma-adjust natin to sa kilometer per liter. Hoy! Masasabi kong mas na-improve yung assistance slipper clutch ng Kawasaki kumpara sa dati nila. Nice. Sobrang bait ng bike. Isa pa, galing to sa isang reliable brand. Diesel kaya 2-cylinder, so hindi ganun kataas ang maintenance nito. 49 horsepower na parallel twin at ang fuel consumption lang natin is only 4.2 liter per 100 kilometer. Kung ikukumpara mo siya sa ibang competitor, mainly yung Honda Rebel 500, gano'n ba Rebel ngayon? I think mga nasa 409. Ewan ko lang, hindi ako updated sa presyo ng Rebel. Pero ito, pwede nyo makuha for only 380. I mean, may standard pa nga eh, 360, diba? So, anong verdict natin dito sa Eliminator 450? Sobrang bait ng makina. Yung gearing and levers natin, napakalambot thanks to the assistance slipper clutch. Power is low to mid, given na dahil 2-cylinder to. Do, andun lang yung vibration niya sa foot pegs and handlebars, especially sa foot pegs. Handling is very light. Madali kayo makapag-filter sa traffic, so okay to pang araw-araw. Riding position natin, para lang tayo nasa standard bike. Mukha siyang cruiser oh, dahil sa aesthetics niya, pero yung feeling ng cruiser, hindi. Mayroon lang harang eh, pero gusto ko yung tail end nito. Gusto ko yung itsura ng gulong, ang taba ng gulong sa likod. Tapos malaki naman sa harap. Sabi natin ito yung baby Vulcanis na medyo tame yung makina. Actually mas gusto ko pa nga yung response ng makina nito ay sa Vulcanis eh. Ang Vulcanis kasi medyo ma-jerky. Ito smooth lang, kumbaga parang sumasabay ka lang sa alon. Sarap niya gamitin. Masarap siya sa feeling in a way na relax lang, kalmado lang yung biyahe mo. For me, it's a very good beginner bike. Pricing niya is okay, 380,000. It's very good para sa akin, considering nasa reliable brand tayo. Before we end this video, I would like to thank J-Boy for trusting me review his bike. At matagal-tagal kong di nagawa to, shoutout muna tayo mga Cutie Pies. Big shoutout to attorney Carlo Edison Alba, isa sa mga masugid natin subscriber na taga Cavite din. Balita ko, naka-Triumph Trident ka daw. So mag-iingat ka palagi, attorney. Salamat po sa suporta, attorney. Yung mga nagpapashoutout ba ngayon sa latest video natin? Sharpshooter 1624, angas may e-clutch, di na mahirap lalo na pag di sanay sa clutch. Salamat Sir Joe, sana soon ma-walk around mo to. Sabi ni Sharpshooter, ito yung latest upload natin tungkol sa Honda CB650R. Sharpshooter, maraming salamat, sana soon ma-feature natin yung bagong CB. Sabi ni Mark Christian Karaan, idol, almost 2 years na CB650R ko, ayos na ayos yung e-clutch for everyday driving. Sana ma-review mo pag may unit na sa Pinas para makagaya ko, gusto mag-upgrade. Thank you. Sana pagdating sa Pilipinas makapag unang upo tayo, di ba? Sarap siguro nito, e-clutch, no? At lastly kay Keep Toys 5355, di ko alam ba't ako nanonood nito kahit di naman ako bibili. Basta nakakainganyo makinig sa discussion ni Boss Joe. Hindi mo masasabi ang takbo ng mundo eh. Malay mo, one time, di ba? Swerteing ka sa mga pinagagawa mo ngayon. Ang importante lang, may ginagawa ka. Malay mo, sumang-ayon sa iyo yung panahon, di ba? So guys, para pong salamat sa suporta nyo. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo dito sa motor na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Cutie Pies, see you sa next content.